Okay. Magandang gabi, Sir Joe. Kumusta, Daddy Joe? Sabado na naman. Ano kaya nila ang ibig sabihin ng Sabadoo Nayt, Sir Joe? Malamang alam na nila. Magandang gabi nga pala, Kuya Prof. Ha? Alam na nila yan. Yes, kasi, magandang gabi din sa'yo. Gabi na eh. O nga. Kung mapapansin mo, Daddy Joe, pinalitan talaga natin yung ating konting revision dun sa title natin, Sabadoo Nights. Yung night natin dati, N-A-Y-T, pero ngayon, nights as in Letra Nights, Knights of Columbus, Knights of the Altar. So, yan, mga nights, no? Yan, no. Kasi ang night, tayo yun, mga nights tayo, di ba? Yes. So, lahat tayo. Lalo na yung mga Letra Nights. Ano, Sir Joe? Teka muna. Ano nga ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko. Kuya Prof, ano nga tanong mo? Oo nga eh. Nakalimutan natin magpakilala. Ayun. May nakalimutan tayo. Okay. Magandang gabi sa inyong lahat. Sabado na naman. Sabado tonight. Once again, this is Dr. Aldrin Tenerife Sacristan, a.k.a. Kuya Prof. At welcome sa ating Sabado night, Sir John. Ayun. Sir Joe. Ako naman po yes. Si Daddy Joe. Magandang gabi po sa inyong lahat at sana po mag-enjoy tayo ngayong gabi. Yes. Sana talaga mag-enjoy tayo ngayong gabi. Alam mo, Daddy Joe, nagsimula tayo, ang ating guest ay letranista eh. At ngayong gabi, syempre letranista na naman yung ating guest. Siguro dun sa ating invitation sa kanila, nakita nila kung sino eh. Pero ito, pareho nating naging estudyante rin ito eh. Last time si Jorong, di ba? Pareho nating naging estudyante. Yung guest natin ngayon ay pareho nating estudyante. Ay, hindi ba tayo naliligaw sa kwentuhan natin ngayon, Sir Joe? Parang naliligaw tayo, Kuya Prof. Oo nga. Dapat pala sasabihin ko muna, usapan, kantahan, tawanan, at bahagi na ng mga aral ng buhay. Dapat ganun muna, kasi ako po si Daddy Joe. Kaya, stay ka lang. Stay lang kayo. Yung payo ko parating. Parang ganun. Yes. Napaka-excited natin kasi parang maraming bago eh, no? Papagalitan tayo ni Direct niyan eh, Sir Joe. Okay, Sir Joe, siguro bago tayo magsimula, usap tayo. Yung pag-uusapan natin ngayon, dahil ang guest natin ay letranista, pinili talaga natin ganon, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol pa rin sa letran, yung hashtag letran 400. 400, opo. Yun pa rin. Yes. Naging estudyante ko rin tong guest natin ngayon. Pareho tayong naging teacher niya. So, Sir Joe, siguro usap tayo, no? At iyan nga yung pag-uusapan natin ngayon. Hashtag Letran 400. Quadricentennial ng Colegio de San Juan de Letran. Sir Joe, ano bang masasabi mo dyan? Nakaka-excite pag-usapan yan kasi ako, proud akong bahagi ng pagdiriwang ng quadricentennial ng Letran. Unang-una, ay may mga kanta akong isinulat para dyan. At ako ay isang letranista, hindi man full-blooded dahil ako po ay isa ding Tomasino, pero proud akong letranista. Yes, pareho tayo, Sir Joe, Daddy Joe. At syempre, dahil iyan yung pinag-uusapan natin, magiging masaya tayo ngayon dahil may paging tayo, di ba? May prizes sa mga pa tayo. Natin. Yes. Ano ba yung mga prizes natin? Gcash? Ano yata? Gcash ba? Oh, may Gcash, may ebook, may... basta madami? Yes. So may tanong. May itatanong kami sa inyo ngayon mga viewers natin dito sa Sabado Nights. So may question kami ni Daddy Joe. At sasagutin niyo yan. Yung makakakuha ng tamang sagot, may bigyan namin ng premyo, no? At tama po. Sasabihin namin, yes, i-announce natin, Daddy Joe, yung winners bago matapos yung programa. Apo, tama po. I-announce po natin yung winners bago tayo magtapos. Yes. So, Daddy Joe, ano ba yung unang tanong natin? May kinalaman sa letran?
Oo, yung tanong yata, ano, bakit let run? Parang ganun yata, yun ba yun? Ay, parang hindi yata ganyan yung tanong eh. Hindi, baka yun yung itatanong natin sa guest. Yun yung sa guest. Yes. Pero yung tanong natin ngayon, para abangan po ng mga viewers natin, yes. Magandang gabi po pa sa inyong lahat. Ito po yung katanungan na paunahan po ng sagot nito. Ano? Ko-comment lamang po kung kayo po nag-i-stream sa Facebook, dun po sa baba, sa comment box, dun po. Tapos kung sa YouTube po, ganun din po sa chat. Ano? Ang tanong po ay, who are the founders of Latran? Yon. So yes, yun po ang isasagot, sasagutin nyo. Sino yung founders ng Latran? Okay, Daddy Joe. Napaka-exciting yan, lalo na yung mga nag-aaral sa kolehiyo no, na alam nila kung sino yung founders ng Latran. Unahan lang po dyan, pakitay po sa ating chat box. Yung mga nasa Facebook ni Daddy Joe. Sa Facebook, Joe, sa comment. Kukuha din tayo ng, yes. Kukuha tayo ng winners mula doon. At syempre, kukuha din tayo ng winners mula dito sa YouTube, sa Kuya Prof TV. At i-announce po natin yan mamaya-maya lang. Okay? So, at Kuya Prof, habol natin, yes. Mananalo din po yung pinaka may magandang comment. Yes. Yung may pinaka magandang comment, pipili tayo ng isa dito sa YouTube at isa sa Facebook. Okay? So, yun po. Yes. So, mag-comment po kayo dyan. Sumali po tayo sa ating kwentuhan ngayon sa amin ni Daddy Joe. At siguro bago natin ipakilala Daddy Joe yung ating guest ngayon, bigyan daan muna natin yung ating mga viewers. Eto, suki-suki natin to eh. Isang letranista din. Pakibasa, Daddy Joe. Kagaling po kaya Sir Albert Orsarda. Good evening, mga Lodi. Wow! Yeah. Good evening po, sir. Yeah. Mga mabait itong at kaibigan eto, na to. Yes. Eto, batchmate ng guest natin to ngayon. Magkaka-idea na sila kung sino talaga yung guest. Si Carlo Lozada, shout out Professor Adrin and sa guest na kabatch ko si Franson Tukan, batch 2008 represent. Okay. Good evening sa iyo Carlo, no? Yes. Hindi ba naging professor si Daddy Joe, Sir Batayan? Carlo Lozada. Baka hindi ko rin ma-recall. Posible. Oo nga. Yes. Okay. Siguro ngayon Daddy Joe, tapos tawagin na natin, pakilala mo na. Tawagin natin yung guest natin. Okay. Opo, so, kwentuhan na to. Yes, kwentuhan tayo. Okay, magbibigay po muna kami ng konting paalala sa ating topic ngayon at sa ating segment. At pagkatapos po nito, papasok na po yung ating guest. Okay, ang ating guest ngayon, welcome to Kuya Prof TV. Okay, Franz, kumusta? Franz, welcome. Welcome to Kuya Prof. Hi, yes. Good evening, Kuya Prof and Daddy Joe, good evening. Good evening po. Good evening. Kumusta, Franz? Pakilala okay ka naman, bati ka sa ating mga manonood, okay. Hi, good evening mga Letra Knights. First time ko mag-join. Okay naman, sabay lang muna ngayon, pero work is life sa bangko, kaya diretso yung pasok. Okay. Mamaya pag-uusapan natin yung ano no, walang promotion kung anong bangko yan, pero syempre mababanggit yan at ano yung karanasan ni Franz at ano na siya ngayon dun sa bangko. Pwede. Sure. Yeah. Kuya Prof, ang tanong natin ngayon ay anong kwento, di ba? Oh, kaya magkukwento talaga si Franz mamaya. Yes. Franz, ang una naming tanong siguro ngayon na nagkaroon ka na ng idea dahil kanina nabanggit ni Daddy Joe yung tungkol sa Letran, no? Ang pag-uusapan natin, hashtag Letran 400. Franz, bakit Letran? Yan yung tanong. Well, bakit ako nag-aral sa Letran? During high school kasi, before kami mag-graduate, pinag-iisipan na namin ng mga friends ko kung ano talaga yung career path na pupuntahan namin. So yung iba nasa engineering, yung iba naman sa HRM, majority ng class sa nursing. Kasi during that time, yun yung nag-boom talaga eh. Pero isa ako dun sa mga pumili ng business management na course. And then, during that time, na nalaman ko na yung Letran, isa sa mga sikat na courses sa kanya,
na maraming na-produce ng mga successful na estudyante is yung management ng Letran. So that's why nag-take ako ng course at nag-aral ako sa Letran nung time namin no 2004. At dito mo naging kabatch yung kaibigan mo nag-message sa'yo kanina. Oo, oh, sir. Yes. Kabatchmate ko si Carlo. Sabay kaming, actually kablock ko siya from first year to fourth year. Naging professor namin kayong dalawa, Kuya Prof and Daddy Joe. Oh, so naging estudyante ko rin pala si opo, Carlo? Opo. Carlo Lazada. Masyado na ako makalimutin ngayon. Ano? Matanda na ba? Oo. So yung naka-attract sa'yo sa Letran France ay yung business course? Yung business course, sir. Oo, yun yung naka-attract sa akin during that time. Looking back, yes. 12 years from now, ago, maganda naman yung naging platform ko in terms of my chosen field of endeavor, my chosen school. Na-prepare naman niya ako sa, kumbaga, sa corporate world na tinatawag. Mm-hmm. So, Sir John, may question ka ba? Isa lang ang tanong ko sa ngayon na naiisip ko eh. Yes. Iwan ko lang kung mabibigla si Franz nito. Nagamit mo ba yung mga na pag-aralan natin sa klase, dun sa buhay pagiging professional mo na since nasa business ka? Nagamit ba? Very few lang yung nagamit ko dun, sir. Kasi iba yung approach sa totoong kumbaga sa totoong buhay, iba yung labanan dun eh. Very minimal na lang yung mga naalala kong nagamit ko in terms of yung sa management. Management styles and yung mga ibang methods, yun medyo nagamit ko sila. Pero majority, hindi eh. Yung sa theology? Sa theology, very, very important. Very important. Graduate ako sa school 2008. Nagkaroon ako ng phase sa life ko na medyo wala akong work, wala akong naipon. It was during 2012, I think. Tapos nagpray na lang ako sa Mama Mary sa Jesus sa Baclaran. Sabi ko, kayo na po yung bahalang magbigay sa akin ng kahit na anong work, basta tatanggapin ng puso ko kahit na maliit yung sweldo, kahit na wala akong matututunan, basta kung yun yung gusto niyo ibigay para sa akin, I'll accept it with my open heart. And then during that time, several months later, binigay niya na yung talagang yung dream job ko, yung lahat ng hiningi ko, each and every detail binigay sa akin ng Mama Mary during that time. So yung faith ko sa theology subject talagang nandun. Hindi ako iniwanan nung Mama Mary and ni Jesus. Kaya very, very important na sa Catholic ako nag-aral nung college. Nakaka-inspire. Yes. Nakakatuwa yan, no, Daddy Joe. Yung faith talaga pag nasa isang Catholic school ka, tulad ngayon, nasa pandemic tayo, ang taas ng resiliency level ng mga miyembro ng Letran nung may ginawang survey, di ba? May ginawang study na ang taas ng resiliency level at hindi nagpapadaig doon sa mga problema. At yun yung naranasan ni Franz, okay? Medyo yung faith na yun yung nagdala sa kanya. Bagamat sinabi niya kanina, siguro tatanungin natin, no, na hindi lahat ng napag-aralan niya nagamit niya. Sapagkat yung pag-aaral parang nag-iipon ka ng tools sa inyong box, yung toolbox, 'di ba? At gagamitin mo lang yung bagay na yun kung kailan mo kailangan. Siguro ganun yung naranasan ni Franz na hindi niya lahat nagamit kaagad yung mga natutunan niya. Bagamat pag dumating yung panahon at pagkakataon na kung kailangan yung bagay na yon, may mahuhugot siya dun sa toolbox na nakuha niya sa Letran. Palagay ko, parang ganun yung situation ni Franz. Uh-huh. Yeah, just to clarify lang din. Hindi yung bawat subjects yung natutunan ko na in-apply ko, hindi yung Rizal, hindi yung accounting and all. It's more of yung natutunan ko in terms of values, in terms of camaraderie, yung pakikisalamuhan ng
maayos na mga kaopisina, yung discipline, yung hard work, yan yung mga natutunan ko along the way. Kasi yun yung talagang nagdala sa akin sa kung saan man ako ngayon sa life ko. Yes, nakakatawa marinig yan. Follow up lang. Since nabanggit mo na may mga bagay na hindi mo kaagad na-apply, ano, halimbawa yung napag-aralan, so may suggestion ka ba, may naisip ka ba na pwedeng i-improve yung isang curriculum, halimbawa, syempre para may may impact siya at magamit talaga sa real world. Kumbaga from experience, no, Daddy Joe? Mm-hmm. Yes, yes, Franz. Malaking bagay, sir, yung meron kaming experience dun sa ano eh. Huli na lang sa naaalala ko is during my ano, yung nag anong tawag diyan, OJT. Yung nag OJT kami, ano na yan eh, parang fourth year college na yan eh. Yun talaga course na yung subject na yan, talagang parang in preparation na dun sa real world. Kasi yung oras ng pagpasok doon sa work, sa pinapasukan namin, lahat na-cover nung subject na yon na hindi namin in-anticipate from first year to third year na ganito pala sa opisina, ganito pala yung mga may boss ka, ganito pala pagka may mga report kang ginagawa. Yun kasi, hindi siya tinuturo pa during that time sa school from first year to third year. Latter part na siya ng life namin ng fourth year course. So yun yung bagay na feeling ko mas may kung may improve pa yung talagang real world na experience from students to the corporate world, siguro mas mabilis magiging adjustment in terms of pagka gusto mo magpasok sa corporate world talaga. Or kung saan line mo man gusto. Napakagandang idea, ano? Yes. So, pwede na ako mag-follow-up question din, Kuya Prof? Yung gusto kong ipasok yung pangalawa nating tanong sa kanya eh. May follow-up ka pa ba dun sa first? Excited nga ako eh. Akala ko ako na magtanong. Biro lang. Sige, tuloy mo na yung pangalawang tanong. Kasi parang ang lalim ng mga kwentuhan natin. Oo nga eh. Daddy Joe, ikaw yung magtatanong doon. Ikaw yung magtatanong noon, pero gagawa lang ko ng introduction para doon kasi sabi niya kanina may mga pinagdaanan siya no dito sa kolehiyo, sa pag-aaral niya, at may pinagdaanan din siya doon sa kanyang pagtatrabaho. Actually, yung mga unang years niya, hindi siya kagad nakakuha ng dream job niya. No? Siguro yung tanong natin, bakit hindi siya sumuko doon? Daddy Joe, yung pangalawang tanong natin sa kanya. Opo kaya Prof, yun po yung itatanong natin. Yes. Pinakamahirap na pinagdaanan bilang letranista. Bilang letranista. Yes. Siguro kasi personally sir, nag-aral ako from elementary to high school dito lang sa village namin. So all throughout nung nag-aaral ako, malapit lang from bahay to school. So limited yung resources ko in terms of playing, interacting with other students. Gusto ko lumabas doon sa city ko kasi sa Muntinlupa ako. Punta ako ng Manila. Isa sa pinakamahirap doon, labanan yung tukso ng kabataan. Nandiyan dyan yung habang nag-aaral ka, may mag-aaya sa'yo mag-inom. Habang nag-aaral ka, may mag-aaya mag-bilya. Maglalaro ng computer. Siguro malaking bagay yung environment din na nakasama ko. Like yan, yung grupo nila Carlo, sila Camille, yung block namin na yun, awa naman ng Diyos, medyo walang maloko, kumbaga. So parang nag-aaral lang kasi parang meron kaming healthy competition noon na pataasan ng grades. Sa ibang subject, nasa top sa ganito, nasa top 10 or nasa top 5. So doon na focus yung energy ng batch namin. Na mahirap kasi i-contain yung urge na gusto mong maglaro eh. Yung gusto mong may makilala kang ibang mga kaibigan. Pero yung goal pa rin namin as a class, na gusto namin graduate on time,
gusto namin wala kaming bagsak na subjects. Kasi nahihiya kami sa mga parents namin eh. Dahil kami yung mga estudyante na hindi naman mayaman yung mga family namin. So nakakahiya kung magre-repeat kami. Gagastos na naman ng pera sa tuition. Ano ka na naman, kumaga magsasayang ka na naman ng oras uli, mag-aaral. So very very important yung environment din na napapasukan o yung nasasamahan mo. So yung challenge na yon na labanan yung urge o yung tukso ng kabataan, feeling ko na overcome ko yon as early as that during college. Yes. Ayun. Franz, may follow-up question ako dyan. Daddy Joe, may follow-up question ako doon kay Franz. May mga principles ka ba na natutunan sa letran o yung tinatawag nating letran principles na nagamit mo para i-overcome yung mga ganong klaseng challenges? Principles na natutunan? Bilang letranista. Siguro, wala, ano, medyo nablanko ako. Nablanko ako doon. Pero siguro yung resiliency and discipline. Isa sa mga malaking bagay na nadala ko mula estudyante, yes, hanggang sa ngayon na medyo nagtatrabaho na tayo ng matagal. Malaking bagay na hindi ka gumigive up sa mga challenges eh. Kasi yan yung huhubog sa iyo eh, sa pagkatao mo. Uh-huh. Huhubog sa faith mo, magpapalakas sa faith mo. Tsaka sabi nga sa kasabihan eh, what kills you makes you stronger. So okay, malaking bagay yung resilience. Sir. Ayan ang letranista. Talaga. Galant eh, no? Yung isang knight, 'di ba? Daddy Joe. Yes. Yung Kuya parang Prof. Never say die. Lagi ko nakikita yung Daddy Joe, yung never say die. 'Di ba? Yan ang so, ganyan ang attitude ng knight. Oo nga eh. Nasasaktan pero hindi tumitigil, napapagod at titigil. At pag napagod, titigil lang, pero hindi sumusuko. Hindi susuko. Para magpapahinga lang konti, tuloy ang laban. Yes. Oo, sabi nga nila, never give in, never give up. Yan ang motto natin. Nakaka-inspire, ha? Nakaka-inspire marinig sa isang letranista, tapos dati kong estudyante, dati naming estudyante ni Kuya Prof. Nakaka-inspire. At naniniwala ako, ang mga letranistang nakikinig din, nanonood sa atin, ay nai-inspire din. Kasi proud ang isang letranista. Panindigan, yes, yung kanyang mga prinsipyo, thank you, mga natutunan. Di ba? Ayan. Thank you din, Franz. Thank you din. Para madagdagan pa yung mga inspiration na yan, bigyan daan natin yung mga comment ng mga kapwa letranista. No? Ito si Joram. Ayoko, i-check natin. Si Jorob sabi niya, good evening sa dalawang mga, akala ko pogi idol profs ko sa letran. Okay, thank you very much, Jorob Santos. Okay, so eto batchmate ni ni Franz, etong tatlong to magkakagrupo to, ito yung grupo na nagpapataasan ng grades, si Jasper, si di ba kanina si Carlo, tapos si Franz, silang tatlo. Actually may mga kasama silang babae sa grupo, pero itong tatlo yung tipong hindi sila nagko-compete, pero natutuwa sila pag pare-pareho silang nagpapataas yung matataas yung grades, di ba Franz? Sabi ni Jasper, good evening Professor Aldrin and Prof Joe, kabatch ko si Franz, idol Montukan. Wow. Good evening. At yes, saka, at sabi ni pwede Sir silang Albert, maging guest din sa mga next, yes, episodes natin. Oo nga. Daddy Joe, pakibasa nung comment ni Sir Albert, the idol. Napakaganda ng comment ni Sir Albert. Very inspiring talaga ang kwento niya. Ayun, kwento ni Franz. Yes. Salamat po, yes, opo, Sir Albert. At alam mo ba, Franz, dito sa Sabadoo Nayt, hindi lang to kwentuhan, may kantahan pa, pero mamaya pa tayo pupunta ron dahil may pangatlong question pa kami sa iyo. Daddy Joe, pakibasa po nung third question natin sa kanya. Okay, Franz, ano ang isang bagay na ginawa mo at nagtagumpay ka na may tatak letranista? Tatak letranista?
naalala ko dati, parang meron kaming ano, meron kaming tawag dito nung isa sa mga session namin ni Sir ni Kuya Prof, no, na parang ang letranista madedeskarte yan. Diyan daw tayo, kumbaga street smart. Sabi niya, naalala ko, yung school na color green, sila yung mayayaman. Yung school na color blue, sila yung mga matatalino at mayaman. School naman na color maroon, yun yung matatalino. Tapos tayo, ang letranista, tayo yung mga madidiskarte. Okay. So, yung tatak letranista na madiskarte, feeling ko nadala ko siya. Kasi pagka-graduate mo sa college, pinakamahirap dyan yung ano eh, yung unang trabaho na papasukan. Yung competition sa pagkuha ng unang trabaho, mahirap. Lalo na kung hindi ka naman din si Lister or kung hindi ka nang galing doon sa tatlo na school na nabanggit ko, yung mga colors, no? Meron akong i-share na isang experience na nag-apply ako dito sa trabaho na to. Marketing assistant yung ina-applyan ko. Hindi ko nabasa na ang requirement pala nila is galing doon sa tatlong schools na yon, sa green, sa blue, and then sa maroon. Pumunta ako. Okay, so nung nandun na kami sa isang room, tinatanong nung parang boss doon, oh, sino dito galing sa gantong school, sa taas ng kamay. Tapos yung iba naman, sa gantong school, taas ng kamay. Tapos nung ako na lang yung hindi tumataas yung kamay, so tinanong niya ako, parang, sir, saan school ka graduate? So sabi ko, sa Letran po. Ah, okay. So hinayaan na lang niya akong mag-stay din doon hanggang sa matapos yung buong session. Nung natapos na, nilapitan niya ako. Ang sabi niya, I'm sorry, but the job opening is for these schools. We cannot offer you the position. So very polite naman niya ako sinabihan na hindi ako para doon. Tapos, since nandun na rin ako, hindi na ako umalis. Sabi ko sa HR, ma'am, baka meron pa kayong ibang opening dyan. Tatry ko. Total, nandito na rin lang naman ako. Sabi niya, sige, meron kami pero hindi marketing assistant. Try mo ito sa customer service. Sabi ko, sige po, pwede po ba ako dyan? Na ano, wala po bang requirement? Oo, wala. Wala naman dito. So, to cut the story short, na-employed ako sa opisina na yon. And then, nag-stay din ako ng mga 3 years as my first job. And then, from there on, yun yung naging tulay ko papunta sa iba't ibang companies across. Ayun. Hanggang sa nag-land na ako ngayon sa banking. So, kung nung time na yon na yes, pinauwi ako at sinabi sa akin na hindi ka pwede dito kasi hindi ka galing sa ganito, siguro kung wala akong diskarte, umuwi na lang ako na nakayoko. Pero dahil meron tayong tatak at dugong letranista, gumagawa tayo ng paraan. Ayun. galing. Ano? Kaya mga letranista, yan ang tatak letranista. Yes, isa sa mga tatak, Sir Joe. Isa sa mga tatak kasi marami pang tatak. Yes, marami. Marami tatak. Yes. So nakakatuwa yan, talagang madiskarte. Sabi nga ni Father Love before, yung ating dating rector, sabi niya, give electronite a chance to sell Nagtahan Bridge and he will be able to sell that. To just to emphasize a point na madiskarte, you know, ang galing mag-convince. Yung just to emphasize a point na pag binigyan mo ng trabaho yan, gagawin niya yung trabaho niya. Yeah. Parang ganyan, di ba? Tatak, letran, diskarte. Yes, diskarte. So maraming salamat sa iyo, Franz, no? Siguro yes, Franz, maraming salamat. Oo. Yung tatak na 'yan ay hanggang ngayon, Franz, nasa letranista 'yan hanggang ngayon. Nakikita natin sa bawat letranista na nananatili sa letran at pagkatapos ng pagka nakagraduate, patuloy nilang sinasabuhay yung mga diskarte na 'yan sa buhay nila. Okay, Sir Joe. Right. Kuya Prof. May anong sunod? Oo, excited ka na ba? Ako excited na sumunod sa susunod nating segment eh. Ako, parang nabanggit ko kanina kay Franz na dito sa Sabadoo Nayt, hindi lang kwentuhan. Dito ay may kantahan din. May kantahan din. Yes. Kantahan? So dapat tayo kantahan. Hindi ka ready? Ako rin hindi ready. Pero ako pakakantahin ni Kuya Prof eh. Ako yung pakakantahin ni Kuya Prof. Pakakantahin natin si
Daddy Joe sa pagbabalik ng Sabadoo Nayt. Yes, Daddy Joe. Ayan na. Excited. Napaka-exciting ko na ano yan, napaka-exciting ng part na to at napaka-excited ko dahil habang kumakanta ka na naman Daddy Joe ngayon, nag-ready na ako dito sa ating mini studio na sasayaw siguro ako ngayon ulit. Daddy Joe. Silent type ako. Anong kanta? Silent type. Anong kanta mo ba? Sige. Ay, kukwento ko muna, no? Kaso bakit parang may echo ako? Wait lang. Ganito yon. Yung kantang kakantahin ko ngayon ay isang bagay na para sa akin made me proud sa Letter of Night. Proud in a positive sense. Dahil itong kantang to, tribute ko para sa 400 years ng Letran. Kaya wow. Ang tema nito ay may pagkahawig din sa official theme song na naging collaboration namin ng isang alumnus na composer din. At hawig din siya at may connection din siya dun sa Salamat Letran na kinanta ko nung last Saturday. Mm-hmm. So, ito, pero mas seryoso ito. Ano to, parang makabagbagdamdamin. Parang ganun. Sana nga, ganun ang dating mamaya. Ano? So, kakantahin ko na ba? Yes. Kuya Prof? At para ma-inspire ka, Daddy Joe, ito yung inaabangan ni Sir Albert. Ito yung part na inaabangan niya eh. Na-pressure ako? Sir Albert, sasayo ba ulit tayo? Sige, wait. Hindi pwede. Hindi pwede sasayaw kung hindi masaya. Hindi. Pero pwedeng sumayaw ha, Sir Albert. Sumayaw kayo nung last Saturday. Ito, kung kayang isayaw, pwede pa rin isayaw. Ano? At sayawin. Papalakpakan ba natin? Papalakpak ba kami? Sir pwede. Daddy Joe. Oo. Kasi mahirap pag akong papalakpak eh. Okay. Ito na. Sound check. Yan. Ngayon na ang panahon ng pagkilala, ipagdiwang ang tagumpay at laban ng bawat isa. Lahat tayo'y mga tunay na kabalyero, maging banal at bayani sa mundo. Taglay natin ang dugong letranista, dugong palaban, dugong ariba. Ang lahat ay magsaya, ang tibok ng mga puso ay punuin ng sigla at sabay-sabay isigaw. Ako ay letranista. Magpasalamat sa Diyos sa 400 taon, sa biyaya niyang buhos, paglilingkod ang ating tugon at ating ipagmalaking may kagalakan. Ang pinagpalang kasaysayan ng kolehiyo ng letran. Patunay ka ng matatag na paninindigan, bukod tanging para lang di nawasak ng digmaan. Kailan may di ka makakalimutan ang iyong tatak, Deus, Patria, Letran. Magpasalamat sa Diyos sa 400 taon, sa biyaya niyang buhos,
paglilingkod ang ating tugon. Pagpasalamat sa Diyos sa apat na daang taon. Sa biyaya niyang buhos, paglilingkod ang ating tugon. At ating ipagmalaking may kagalakan ang pinagpalang kasaysayan ng kolehiyo ng letran. Siyempre arriba, siyempre letran, arriba letran, arriba letran. Wow! Punong-puno ng energy. Tindi. Punong-puno ng energy, Sir Joe. Galing. Yan ang letran. Siyempre, arriba. Siyempre, letran. Letran. Yes. Pinawisan ako. Talaga naman. Yung mga ibon na nakadako sa taas ng studio natin, nagliparan. Nahulog. Nahulog. Naglalaglag. Yes. Nakakatuwa, di ba? Daddy Joe, ang galing ng kantang yun, ha, talagang ramdam na ramdam yung pagiging dugong letranista. So, Kuya Prof, parang sinasabi mo sa akin, proud kang letranista dahil sa kanta na yun? Nakakadagdag yan. Dahil mga proud letranista tayo, kaya nagkaroon ng ganyang kanta eh. Diba? Mm-hmm. Correct! Talagang pinagsisigawan natin diba? Yung pagiging letranista natin. Sir Joe, hindi pa ka makamove. Siguro, o nga eh. Siguro para mag bumaba ng konti yung energy mo at ibabalik natin sa kwentuhan yung ating panauhin ngayon. Siguro correct. Magpapakita mo na tayo ng konting pakita mo na tayo ng konting paalala mula sa ating channel no sa Kuya Prof TV. Daddy Joe, bago tayo pumunta dyan, iniimbitahan muna natin lahat ang mga viewers natin na manood ng iba pang mga programa dito sa Kuya Prof TV. Sir Joe, siguro ngayon yun. Isasama natin yung ating panauhin sa ating kwentuhan, ating titignan kung ano yung kwenta ng mga pinagagawa natin dito. Pero bago yan, Daddy Joe, Franz, ano ba yung reaction mo dun sa kanta ni Daddy Joe? Napakagandang kanta yun eh. Husay eh. Oy. Iba eh. Iba yung boses mo sir para sa ano ah. Sa internet. Pwede. Salamat po. Maganda, maganda. Oo, maganda. Nako, estudyante ko talaga to. Ikaw bang nag-compose yan? Ay, opa. Kinumpose ko sa bilang tribute ko sa letran na 400 years. 400 years. Magaling, sir. Estudyante ko. Nakaka-inspire, di ba? Estudyante ko talaga to. Yes, at habang kinakanta mo yan, may mga sumasayaw. Sabi ni Sir Albert, isinasayaw ko ang ng sweet si Mrs. Misis ko, kompleto na ang gabi. Ayan, kaya sa mga nanonood po, pwede po kayo mag-comment, ano? Ano kayang kwenta nung mga nabanggit ko dun sa kanta? Kasi sabi ko kanina, ano eh, makabagbag damdamin. Hindi pa rin ako makamove on dun. Oo nga eh.
napakatas ng energy. Hindi ko alam kung ano isasayaw ko, pero yung kanina lang, sabi niya, di ba, sabi sa kanta, yung magpapasalamat sa kolehiyo, sa Diyos. Yung talagang, di ba, sa Diyos. Dahil binayayaan tayo ng isang kolehiyo na hanggang ngayon, 400 years na, nandyan pa rin at patuloy na pumapanday sa mga kaisipan at damdamin ng mga kabataan tulad ni Franz. Di ba? Tama. Ginagawang madiskarte yung mga tulad natin eh. Oh, correct. Napaka-inspiring din na ma-realize na ayan, isang alumnus oh, ang pagiging letterinista niya, dala-dala niya. Kaya magpapasalamat yes. talaga tayo sa Diyos. Ano? It's worth, ayun, kaya sabi ko dun sa kanta ko, pagiging letterinista ay magiging banal at bayani sa mundo. Yes. At ano, Franz, siguro yung, di ba, nasa ano ka na ngayon, nasa banking industry, no? Pwede bang malaman, yes, pwede bang banggitin mo at malaman ng mga viewers natin para sila ma-inspire din. Ano ka na ba ngayon sa bangko na pinapasukan mo? Isa na po akong business development manager sa, sasabihin ko ba yung bangko? Pwede naman. Allowed ba kayo? BDO. Ayun. Eh, feeling ko naman. Sa BDO, under cash management department. Yan. So, galing. Oo. Recently lang yung nakuha natin yung managerial na ano, position. Yes, congratulations sa iyo, Franz. 'Di ba? Recently lang ibig sabihin congrats, during congrats. Pandemic. During pandemic mo lang na nakuha yung position na 'yan. Ah, sir, oo. Ito lang. Oh. Ito lang siya. Wow, talaga. Kumbaga kahit sa gitna ng pandemya may mga biyaya na ibinibigay sa atin yung ating Panginoon. Uh-huh. At isa ka doon sa ano no, nagkaroon ng biyaya na 'yan. Oh, salamat talaga sa Diyos. So, Franz, bago ko makalimutan, salamat. Salamat. Ano? Kasi yung salitang pasasalamat talaga, isa yan sa mga... Mayroon akong napanood sa isang YouTube video na yung therapy, yung healing effect ng gratitude. Kaya yun yung parang nakikita kong isa sa mga siguro pabao natin sa mga nanonood ngayon. At sa mga kapwa natin letterinista ano na yung pagiging mapagpasalamat isang tatak letterinista din at yes. si Franz di ba isa sa mga daladala niya diskarte at yung attitude na nakakonect sa Diyos ano yung attitude na grateful ka sa mga binigay ng Diyos tama. Kaya yung mga audience tatay, natin tatay. Kasama sa usapan sila oo siguro Sir Joe, bisitahin mo nga yung iyong Facebook page. Baka may mga comment doon at isalin natin sila sa ating kwentuhan. May kanina, may nakita ako nung nag-announce pa lang ako ng stream. Magpa-shoutout si Sir Mike Maglaki. Nagpa-shoutout po siya. Ano? Naghahanap ako ng yes. mga comments ka. So, parang nalulungkot nga ako. Pero mataas pa rin naman ang energy ko dahil baka mali ang napindot ko. Hindi yata nag-live yung stream natin, Kuya Prof, sa Facebook page ko. Yun ang kabako, pero baka mamaya hindi lang pala ako marunong pumindot kung saan banda yon. Pero baka nag-live naman. Pero hahanapin ko kung may comment natin. Nga doon. Siguro this time, sa Daddy Joe, may dito po sa Kuya at sa ano, dito po sa ating Sabadoo Nayt, may director po tayo na ayaw po nating ipakita dahil ayaw niya. Pero mababanggit po natin yung pangalan na ng director natin. Ipa-shout out natin out. Mga Rel Ed professor ay, din. Ano? Yes. Kay Direct D. Direct D na lang. Okay. Ayaw Direct banggitin D. yung buong pangalan eh. Si Direct D ay ano no, siya yung magpipili nung mananalo ngayon. Mabibigyan natin ng papremyo. Siguro bigyan natin ng daan itong MJG Unlimited. Opo. Dati nating estudyante rin ito eh. Kaya lang nagtatago siya sa pangalang MJG Unlimited. Yung business plan nila nung college ay hanggang ngayon operational. So, napakagandang ano yan, napakagandang achievement yan na yung kanilang negosyo nung business plan ay buhay hanggang ngayon. Sabi niya, Ariba, shout out po Sir Adrian and Sir Joe. Estudyante niyo din po ako. Galing po ni Sir Joe. Ganda nung kanta. Sir Adrian, kami po yung
Barangay Chua. Yes, still serving. Happy 400 years po. Okay. Nagdi-deliver ba kayo MJG Unlimited? Pa-deliver naman sa Quezon City area kayo ni Daddy Joe. Sa Valenzuela area kami naman ni Direct D. Okay? So paki kung gusto mong mag-sponsor, papa-price tayo kahit discount coupon lang mula sa MJG Unlimited, di ba? Talaga. Tama. Yes. Pero balik tayo doon, Kuya Prof. Yes. Doon kasi opo. Yung baka makalimutan natin yung tanong baka mamaya opo. Hindi na masyado nakuha nung hindi ka agad na naka-catch kanina kasi baka mabilis ko na sabi ano. Yung tanong po pala natin is who are the founders of Latran? Ayun po. Dapat dalawa o kahit isa lang? Founders ang question So founders you know? Founders. So dalawa. Opo. Hindi naman ako ang nag-isip ng question O nga si Direct D, no? Pero, parang walang paunahan, sumagot kahit paunahan. Siguro natatakot sila. Oo. Wala pang sagot dito, pero pwede na siguro tayo pumili ng pinakamagandang comment. Okay? Mm-hmm. So, may napili na ba tayo pinakamagandang comment, Direct D? Direct D, nandyan ka ba? Pwede ka bang ipakita sa screen? Ayaw eh. Ayaw niya yan. Pili po tayo ng pinakamagandang comment, ang nakita kong pinakamagandang comment, pagpipilian natin ha, yung isa ay, siguro pwede ito, isa. Ito maganda rin eh. Ito maganda rin kasi very ano no. Yan. Yung mga shout out, ayaw eh, hindi raw pwede, hindi raw qualified pagka shout out. Pero yung isinasayaw yung misis habang kumakanta si Daddy Joe, pwede naman. Parang pwede, oo. Pwedeng-pwede. Kaya pwede pa namang mag-comment, ano? Pwede pa. Oh. Ito, magandang comment din to, sabi niya, sa akin din po, pa-deliver dito sa Manila area, okay, MJG, Unlimited, marami nang magpapa-deliver. Siguro, kung makukontak ka ba sa FB, paano ka makukontak MJG, Unlimited, yung Shomai, barangay Shomai nyo, still serving, eh, no? Paki-type naman MJG Unlimited sa chat box natin kung paano kayo makokontak. May mga gusto magpa-deliver sa inyo eh. Okay? So Direct D, yun lang po yung comment na ano no na pwede yung mga shoutout kasi hindi raw pwede. Pwede pa namang mag-comment sa mga yes, pwede gusto pa. Manalo ng gusto manalo ng prizes natin, who are the founders of Latran? Tapos, yung pinakamagandang comment, may price din po yun. Pwede kayong mag-react sa naging kwento ni Franz. Pwede rin sa kwentuhan namin ni Kuya Prof. At pwede rin sa kanta ko. Ano? Yes. Pero, mukhang may mananalo na. May mananalo na sa comment kung kanta ko yung topic. May nanalo na. Kasi yung sayaw. Yung sayaw, no? Oo. Yung sayaw, Daddy Joe. So, Daddy Joe, habang hinihintay natin yung winners, magpapakilala ulit yung iba pa natin mga programa dito sa Kuya Prof TV, no? Abangan po natin ito. Nagko-comment lang. Ayon. Yung pala, may programa dito, ha? May programa sumasayaw-sayaw. Aabangan, ha? Aabangan po natin ito. Dito, magpapa-deliver, pero aabangan po natin yan every Friday. Friday nga ba? 12 to 12:30. Okay? Ayun. Sa Friday na po yan. Next. Okay ano po ba, Sir Albert? Saturday ngayon. Yes. Christmas season yan eh. Yan yung season 1 with 4 episodes. Yes, sir. Yes, Albert. Franz.
balik tayo sa iyo bago tayo magwakas. May mga mensahe ka ba mula para sa ating mga viewers, sa kapwa natin letranista? Last message for them. Unang-una, congrats muna sa Letran for reaching another milestone. 400 years na tayo. At sa mga students na nag-aaral pa, bagong ano to eh, nasa pandemic tayo. So, regardless of the situation, sana tuloy pa rin kayo na matapos nyo yung schooling nyo, na mag-aral pa rin kayo na mabuti kahit nasa bahay o kung saan man. At always, always pray. Kasi kahit walang-wala na talaga, kahit walang-wala na tayong masandalan, faith na lang talaga yung meron tayo. So, keep praying and study hard. Yun lang. Yes, keep praying and study hard. Yung dasal talaga, Daddy Joe, hindi mawawala yan eh. Kahit anong mangyari. Yan pang isang tatak letranista. Yes. Another tatak letranista. Kanina, diskarte. Tapos, nagpapasalamat. Madasalin yung mga tatak letranista. Yes. Di ba nga, Daddy Joe, yung mga letranista, laging may rosary sa bulsa, no? Di ba? Yung iba, mga kilala ko, mga di ba may binibigay sa atin pagpasok natin ng letran, isang rosary yan. At yung mga iba talagang na-maintain na hanggang ngayon. So, yun talaga napaka-importante niyan. Sa akin, lagi kong sinasabi kila Franz noon hanggang ngayon sa mga estudyante ko, hindi bali nang hindi tayo pinakamatalino. We are not the gold students, we are not the silver students. We might be bronze students, but Letran can produce the best bronze students in the world. Hindi tayo gold, hindi tayo silver, pero yung bronze. We can produce the best bronze students in the world, di ba? So yun yun, kahit na hindi tayo gold, best bronze naman. So talagang walang tapantayan, di ba? Ayun. So lagpas pa pala sa ginto yun? Lagpas. Lagpas pa, yun. Yes. Okay. So, yes, Franz, maraming salamat at ikay nakasama you, namin ngayong gabi. Thank you, Prof. Maraming salamat yes. po. Marami, yes, marami kami natutunan sa iyo, ha. Hindi lang pala teacher ang nagtuturo, ang mga estudyante din at mga gumraduate ng mga naging estudyante ay nagtuturo din ng aral sa mga kanilang mga teachers. Ako bilang teacher, may natututunan ako sa aking mga estudyante. Yes. Ayun. Okay. Alright, maraming salamat sa iyo, Franz. At dyan po, mga kaibigan, nagtatapos ang Sabadoo Nayt. Okay, Sabado na naman. Siyempre, ito talaga yung aabangan nyo tuwing Sabado dahil Sabado na naman. Mga kaibigan, bago kami magwakas ni Daddy Joe at bago kami magpaalam dito, huhulaan nyo kung anong ibig sabihin ng Sabadoo Nayt. Okay? Yung Sabado, yan yung sasagutin nyo next week para ngayon pa lang mag-isip na kayo para simula pa lang nung programa natin, may sagot na kayo, okay? So maraming salamat po sa inyong lahat na sumubaybay at patuloy kami sinamahan hanggang dulo sa programa ito ng Sabadoo Nayt. Muli, ito si Dr. Adrian Tenerife Sacristan, aka Kuya Prof, na laging nag-iwan sa inyo ng mga katagang kilos-kilos, ayos! At ako naman po si Daddy Joe. Wow, Sabadoo Nayt again! Usapan, tawanan, kantahan at bahagi na ng mga aral ng buhay. Nakadalawa na po tayo. Tuloy-tuloy na ito at sana samahan nyo kaming muli next Saturday. Ako po si Daddy Joe Chua, singer, songwriter and vlogger na nagsasabi, sa bawat tanong na meron ka, ang kasagutan ay pwedeng idaan sa kanta. Yung nga pala, parang nakalimutan natin i-announce yung winners. Meron na ba? Wala daw napili si Direk D eh. Siguro next time na lang. Sayang naman. Okay. So, mga kaibigan, maraming salamat ulit po. Yes. Thank you, Franz. Sabadoo Nayt. So, Daddy Joe. Sabadoo Nayt. Okay. So, bye, mga kaibigan. Sabadoo Nayt.